yung mali, mali mo. Kasi hindi ho tayo talaga matututo. Kung makikita lang lagi natin palagi, eh yung mali natin, ihahanapan natin ng taong masisisi. Oo, ibibintang mo sa iba. Well, totoo, nakakaawa din, ano? Naawa din ako sa kanila. Oo, naawa po sa lahat. Tinanong nga po ako eh, anong pakiramdam mo? Kaya, gandang tanong po niyan, di ba? Anong pakiramdam mo ron sa 19 na nandun? Oo. Sabi ko, nahabag ako unang-una sa pamilya nila. Dahil dinanas ko yan, magpapasko eh. Mahirap pong malipat ng lugar. Ang nagsasuffer yung pamilya. Ang problema ho nito, yung media. Eh kung drugin sila, eh ganun-ganun na lang. Eh kaya lang this time, eh, may nagpupukol ng putik sa akin, hindi ko naman pwedeng saluhin lang ng saluhin. Kaya lang sa gagawin kong depensa, eh baka naman may lalong maliin. Pero the rest nung iba ron, kaibigan ko, iba ron mga kaibigan kong matali. Kaya lang ang tanong kung bakit sila nandoon, eh hindi ko alam. Ang masasagot ko lang kung bakit wala ako ron, eh baka ho kasi nakita na ng gobyerno, ng Bureau of Correction, na si Jaybee Sebastian, gopi na. Hindi, matagal ka na nanahimik. Tahimik na. Dalawang taon na ako nanahimik. Dalawang taon. Kung makikita nyo po, ganyan ho kataas ang request ng mga taong yan. Pero isang Jaybee Sebastian, wala. Tagal ka na nanahimik. Tahimik po ako. Kaya sabi ko, ano, napagdusahan ko na yung dati kong kasalanan, sama na naman ako. Mula nung umalis niya ata sa director ng kaininan. Tumahimik po. Alam po ng community yan. Ako, alam po ng community yan. Kaya hindi ko po matanggap na bakit ako ang pagbibintangan nila. Bakit ako ang sisisihin. Kaya lang ho, sabi nga eh, tao lang. Tao lang, talagang ganun eh. At tanggap ko po. Kaya lang this time, kailangan ko pong lumabas. Para lang po mabigyan ng luwag yung kalooban ko. Dahil ako po ay walang pakialam sa media. Sabihin na nila sa akin kung anong gusto nilang sabihin. Immune na rin po ako sa sinasabi ng mga tao. Sabihin nila, gusto nilang sabihin, basta alam po kung ano yung totoo. Ang nagpabigat lang po ng damdamin ko, yung nakita sa nationwide television na si Monsi, eh nagbigay ng impresyon na akala eh dapat. Oo. At ngayon eh natutuwa po ako dahil nabigyan po ng linaw yung issue na yun. Ako naman ganito, ano, JB, ha? Ako kasi pinuputaktin ng mga tanong ng tao, bakit to ganun? At least, alam ko na yung sasagot ko. Kaya naman, gusto ko na rin makausap din kita. Oo. Kasi nga, ako pinuputaktin ng tanong ng mga tao, at least alam ko na yung sasagot. Ganun nga. Pero ikaw, i-assure ko naman na yung mga efforts mo naman pagdating sa rehabilitation, nakaano lahat yan? Opo, opo. At saka Monsi, lilinawin ko po. Correct. Hindi ito usapin na ginawa ko para maidiin ng isang tao. Hindi po ito usapin na para mapagkumpara namin yung sarili namin. Nagkataon lang po na kailangan kong magpaliwanag, kailangan ko lang po ibigay yung side ko. At hindi ko rin gusto kung sakaling magbibigay rin ako ng impresyon na itong mga taong to ay merong mali sa kanilang proseso. Kaya ayoko magsalita. Kasi iniisip ko, kapag nagsalita ako, may madidiin eh. Kapag kinatiranan ko yung sarili ko, may mamamali eh. Kapag sinabi kong nananahimik ako, merong lulutang na maingay eh. Maniwala't kayo sa hindi. Nag-request ako sa opisina. Ibalik nyo silang lahat. Dali nyo ako ron. Eh, kaya lang, hindi naman natin control yun eh. Papasalamat na ako kasi nagbigay ka ng time. Maraming mga tanong dito sa isipan ko. At yung ibang tanong na yon, tanong ng ibang tao, tanong ng media. Tapo. No? So, sa unang-unang tanong sa akin, may tension ba? Talagang wala. Meron bang natanggap kang threat? No. Yan ang isang hindi ko pa natanong. Ayan po. Natanggap ka ba threat? Marami po. Bago pa mangyari itong problemang to, hindi ko naman ma-confirm. Of course, hindi ko naman ako mismo ang nakarinig. Pero may mga emisaryo po ito si Herbert na minsan niya na akong pinagbantaan at hindi lang ako, yung buong pamilya ko. Na sinabi niya na kung ako raw, eh hindi mananahimik at patuloy daw akong kukontra doon sa mga programa niya na hindi ko naman alam kung bakit niya sinasabi kinukontra ko siya samantalang tuloy naman ang pasok ng mga kanyang instrumento, kanyang mga programa. Eh, uubusin daw niya yung lahi ko. Eh, biri nyo, meron nga isang eksena na yung anak kong babae nanonood. Ang sabi, Daddy, yan ba yung Herbert? Eh, bakit namimigay siya ng pera para pagamot yung bulag? Diba siya rin yung nagsabing papapatay niya kami? Yan yung bata yung nagtatanong. Kaya sabi ko, maraming nag-exert ng effort na pagbatiin kami at pagayusin. Sabi ko, walang problema sa akin. Pero ang kailangan talaga magkaroon ng change of heart si Herbert. Isa rin yan sa tinanong sa akin eh. Ikaw bilang pare, sabi sa akin, hindi ka ba nag-attempt na pagbatiin sila? Sabi ko, hindi ko pa sila pinagharap, pero pinag-usap ko isa-isa. Pero napansin ko na kung hindi, mukhang malayo pa ang panahon para magkasundo,
ang punto natin eh, wag na lang sila mag-away. Oo, oo. Ano na ba lagi ko iniiling? Kaya wag na lang kayo mag-away. Kaya nga po, kumbaga, sige, bigay na lang, magbigay na lang. Minsan nga, sinasabihan na ako ng mga tropa, putang, bakla ka na yata. O duwag ka na yata. Kasi tinitira ka na, inaaway ka na, tinutulungan mo pa. Kasi paano tinutulungan? Gawin mo, laman ng TV station mo, siya pa din. Kasi hindi ko naman lupit, ayoko naman masilip na porkit hindi kami nagkakasundo personal. Oh. Sabihin naman niya, tinitiri ako siya. Oh. Or ang binibira ko, yung show niya. Kaya tuloy lang. Pero napag-utusan po tayo, no? Busy na. Maybe, subukan mo nga kausapin si Herbert na baka kung pwede yung mga show niya, huwag masyadong ganito. Sabi ko, susubukan ko. Pero mas maganda kayo magsabi, baka kasi masamain na naman eh. Ito, pangit man ho sa akin na parang nagpapaliwanag ako palagi ng side ko at tungkol dun sa usapin namin. Pero kung ito ho ang kinakailangan talaga para maging klaro yung mga issue. Ngayon yung para sa mga kaibigan ng iba pang nandun, ilinawin ko ho, wala ho akong kakayanan at wala akong kapangyarihan na utusan ang AIDSOT, utusan ang NBI, utusan ng Department of Justice Secretary, ang Bucor, ang kapulisan, na pumasok na sabay-sabay rito at ipahuli ang mga taong yan kung yun yung iniisip nila. Uh-huh. Eh sana ho kung ganun ako kalakas, pinalaya na ako ng gobyerno. Pangalawa, kung sakaling iniisip nila na ako ay tawiwit, kung meron ho akong binibigay na impormasyon, kapalit ng pribilehiyong kung anumang iniisip nila na ako ay pinaproteksyonan dito, alam naman ho ng lahat kung ano nangyayari rito. Hindi lang naman ho ito impormasyon na tanging ako lang ang nakakalam na para palitan ng pribilehiyo na ganun. Alam ko mo, sinaiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Kaibigan ko rin sila, kaibigan ko sila. At sana makagawa rin sila ng paraan at magkasama-sama sila ng pamilya sa mabilis na panahon, hindi sa maximum. Pero sana nalinaw ko yung concern. Yes. Nung nakaraang Biyernes, pinapunta ko yung mga madre doon sa kanila, nagpadala ng, kasi tinangay sila doon, wala man lang madala kahit na ano, kahit toothbrush, wala man lang. Pinapunta ko yung mga madre doon, gusto kong pakita sa kanila na may concern din ako. Hindi nga lang sila nakausap ng mga madre, pero nagkita naman, nagkawayan lang at yun nga, pinapunta ko din yung mga madre. Sabihin, parehas tayo, mahal ko sila, mahal kita, lahat ng bilanggo, gusto ko magkasundo tayo. Talaga lang, yung unang tanong lang sa akin ng reporter na may tension, gusto ko lang talaga wala yun. Abo, abo. Gusto ko rin mapaliwanag siguro na napaiyak ko yata yung asawa mo sa panonood ng TV. Hindi ganun. Natakot po eh. Salamat po. Ako naman po magtatanong, Monsi. Isang maisig mensahe. Para naman sa mga kasamaan natin na nanonood ngayon. Ano ba yung mapapayo ninyo sa mga kasama natin? Kung ano po ba yung tama? Ano po ba yung sapat? O ano po ba yung akma na paraan ng pamumuhay rito sa maximum para maiwasan natin yung mga ganyang issue o yung mga ganyang bagay? Okay, unang-una, no? Ang mga salita ng tao dito, pwedeng pakinggan ng iba at madagdagan, maparang chismis ba, na kumisan nakakasakit kahit hindi totoo. O si JB, ganyan-ganyan. O kaya si ganito. Kung wala tayong pagbabasihan, tumahimik na lang tayo. Halimbawa, masakit sa loob kayo, sabi nila, may listahan. Anong listahan yun? Kasama si JB sa listahan. Bakit? Nakita niyo ba yung listahan? Yung mga ganun ba? Huwag na tayong magkalat na mga informasyon sa mga kapatid ko dito, ha? Huwag na tayong magkakalat na mga informasyon na wala naman tayong pinagbabasihan. Na wala naman talaga tayong tunay na masasabi nating basihan. Sana, kung meron tayong ikakalat, yung mga mabubuting layunin ng bawat sa... O, alimbawa, hindi ko naman sinasabing ipagkalat natin na pinapunta ko yung mga badre doon para bisitahin. No. Hindi yung ganun. Pero huwag naman kakalat na, si Monsi, nakipag-usap kay JB. Bakit? Ano si Monsi? Ginamit pa ni JB para lang ano? Hindi, yan ang susunod eh, di ba? Actually, JB, akong nagnais na makipag-usap sa iyo. Hindi mo ako pinatawag. Nagpunta ako dito, no? Pero gusto kitang makausap dahil ayoko talaga na may tension dito. Lalong-lalong na ngayong kapaskuhan, tahimik tayo. Gusto kong ma-assure dito kahit na si Director Sir, tahimik sa loob. Tahimik sa loob, kahapon nag-usap kami ng Director. Sir, anong basa mo sa sa pulso ng tao sa loob? Sir, magpapasko, tahimik, mayroong mga Christmas party, mayroong malulungkot, maraming malulungkot. Pero kahit pa paano, sir, walang tension. Walang tension. At alam ko na ina-assure mo rin sa akin yun. Opo. At gusto ko lang pong iparating na ako, isa rin po sa nalulungkot at hindi ko kinatutuwa
na meron tayong mga kasama na nawalay sa atin. Meron din tayong mga kasama mismo sa komando na nandoon. At lalong mas mabigat sa akin na mapag-isipan. Kaya hindi rin masaya yung Pasko ko. Pero at least nabawasan dahil nga yung impresyon na si Monsi eh... Inahamak daw ito sa, inahamak daw ito sa amin ng kapatid ko. Kuya, pinahamak mo yata si Jaybee. Di ba kaibigan mo yan? So, hindi, sabi ko, sorry Jaybee kung nagganan ang impresyon na. Pero alam na natin, may lesson na naman tayo natutuhan dito, lalong-lalong na sa amin. Sa pangalan ng opisina ng chaplain, kasama ko si Father Jerry Cosal at mga staff ko sa opisina, kumabati kami ng isang mapayapa, maligayang kapaskuhan sa mga kapatid nating patuloy na nasa bilangguan, nasa piitan, kasama rin ang aming panalangin sa inyong pamilya. Umasa kayo na ako ay nandito para sa inyo at tutulungan natin ang bawat isa sa atin na ang sambayanan ng New Bilibid Prison ay manatiling malinis ang imahin, bagamat may mga pagdurusa rito, talagang buok ng pagdurusa ito, meron din namang lugar na tayo nagtutulungan, nagmamahalan. Ipakita natin ito, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, na handa tayong tumanggap ng pagkakamali, tumanggap tayo sa mga taong nagkamali, tanggapin natin ang bawat isa bilang kapatid. Sa Kapaskuhan din ito, pinapahatid din sa atin ng ating mahal na Director, Director Franklin Bukayo, ang pagbati sa inyo. Bagamat hindi siya nagpapapasok dito, siya ay laging concern, may isipan na para sa ikabubuti ng lahat. Tama po, maging mapanyapa, maging maligaya ang inyong Pasko. Merry Christmas! Thank you po, thank you.